Noong June 7 ay natalo si Nonito Donaire Jr. via knockout kontra kay Naoya Eno doon sa Japan. Makalipas ang isang linggo, apat na Pinoy boxers ang dumayo sa Japan noong June 13 at lahat sila ay natalo via knockout. Sa July 13 ay pinangunahan ni Donnie Nietes ang apat na Pinoy boxers na lumaban doon sa Japan, ngunit silang lahat ay natalo rin via decision. At ngayong August 14, anim na Pinoy boxers ang susugod sa Japan upang tapusin ang kamalasan ng mga Pinoy sa lupain ng mga Hapon. Sino kaya ang mga Pinoy boxers na lalaban at sino naman ang kanilang mga kalaban? Ito po ang pag-uusapan natin, mga idol. Pero kung bago lang kayo dito sa ating channel, huwag niyo po sanang kalimutan na pindutin ang subscribe button at ang notification bell para updated kayo kapag may bago kaming mga videos. At ito na naman, ito na ngayon. Siya naman ngayon. Uy, uppercut once again in the right hook. Sa darating na August 14 doon sa Osaka, Japan, lalaban ang Pinoy boxer na si Tam Jun Mangubat kontra sa OPBF Super Featherweight Champion na si Masanori Rikishi. Ang 24 anyos na si Mangubat ay may record na 15 wins, 3 losses, 1 draw with 12 knockouts. Natalo po siya sa kanyang huling laban noong March 12 kontra kay Charlie Suarez para sa bakanting WBA Asia Super Featherweight Championship. Ngunit malaki ang kumpiyansa ni Mangubat na kaya niyang talunin ang Japanese boxer doon mismo sa Japan. Ang 28 anyos na si Masanori Rikishi ay may record na 11 wins, isang talo with 6 knockouts. Ito pa lamang ang unang pagdepensa ni Rikishi sa kanyang OPBF title. Noong nakalang taon ay tinalo ni Rikishi ang Pinoy boxer na si Rolly Gasca via technical knockout sa round number 4. Samantalang sa undercard naman ang laban ni Rikishi at Mangubat, lalaban ang former world challenger na si Gio Santissima kontra sa veteranong Hapon na si Hiroshige Osawa. Ang 26-year-old na si Santissima ay may record na 21 wins, 4 losses with 18 knockouts. Dalawang beses lumaban si Santissima doon sa Amerika, ngunit natalo siya ni WBO Featherweight Champion Emmanuel Navarrete at ni Joette Gonzalez. Ito namang si Osawa ay 37 years old at may record na 37 wins, 5 losses, 4 draws with 21 knockouts. Lumaban na po si Osawa sa world title noong 2016, ngunit natalo siya ni Oscar Valdez via 7th round knockout. Sa tingin po natin ay malaki ang tsansa ni Santissima na matalo niya ang Japanese veteran. Samantalang doon naman sa Central Gym sa Kobe, Hyogo, Japan, apat na Pinoy boxers ang lalaban ngayong August 14. Ang veteranong Pinoy boxer na si Jonathan Takuning ay lalaban sa dating world champion na si Ruya Yamanaka sa isang 10-round non-title fight. Si Takuning ay may record na 29 wins, 4 losses with 22 knockouts. Tatlong beses nang lumaban si Takuning para sa WBC Light Flyweight title, ngunit hindi talaga siya pinalad. Samantalang ang kalaban ni Takuning na si Yamanaka ay may record na 17 wins, 3 losses with 6 knockouts. Siya rin ay dating WBO minimum weight champion, ngunit tinalo siya ng Pinoy champion na si Vic Saludar. Sa undercard naman ng laban ni Yamanaka at ni Jonathan Takuning, lalaban ang Pinoy boxer na si Ranilio Quezo kontra sa 22-year-old Japanese boxer na si Kazuki Anaguchi, habang may laban din si Jun Blaso kontra sa Hapon na si Takahiro Tai, at si Jonathan Almasin ay lalaban kay Shunpi Udagiri. So sila po ang anim na Pinoy boxers na lalaban sa Japan ngayong August 14, at umaasa po tayo na ito na ang tamang panahon upang makabawi naman tayo laban sa mga Japanese boxers.